Ayan. Good morning sa lahat. Day 3 tayo ng panganganak ni Lexi. Dito po siya sa aming kwarto, sa aming higaan. Ayaw niya po kasi sa cage. Ayaw niyang magpadede doon. Mas gusto niya dito sa taas, sa higaan. Kaya nilagay ko na lang siya sa malaking langgana. Kasi yung baby niya sobrang likot. Day 3 pa lang, naglalakad na, nagagala na, nagwa-wonder-wonder na. Ayan. Tulog po silang magmami. Maliksi yung baby. Yun nga lang, hindi siya marunong maglinis ng anak. Ako pa yung naglilinis dun sa papi. Pag pumupupo. Ayan. Tulog sila. May katabi silang teddy bear. Pag andito po siya sa taas, nagpapadede siya. Pero pag nilagay mo siya sa cage, hindi niya tatabihan yung baby niya. Tapos yung lumulusot po kasi sa cage yung baby, yung puppy. Kasya pa siya dun sa siwang ng kulungan na XL. Kaya dito muna siya. Tsaka para hindi rin siya lamigin. Ayan, pinagdadamot niya ang baby niya. May dumalaw ditong bata kahapon, kapitbahay lang. Akala niya bit-bit-bit-bit ng bata yung tuta. Habol-habol niya hanggang paglabas. Pero ang good thing kay Lexi, kahit nang anak na siya, kahit na may tuta na siya, hindi siya galit. Hindi kagaya ng ibang aso na ang sungit-sungit pag bagong anak. Mabait siya, sobrang bait niya. Wini-welcome niya lahat ng dumadating. Kaya lang, pinagdadamot niya yung baby niya. Titingnan niya bago lumabas. Yung mga bata, titingnan niya kung bit-bit yung tuta niya. Kakulay din po ni Lexi, pero sa banda-banda riyan, magbabago pa daw ang kulay niyan. Parang may brown siya sa ulo diba? Kasi ang bumaba po kay Lexi ay may lahi ng choco liver. Dark chocolate po ang kulay. Kaya possible na magkaroon ng dark choco na lahok ang kulay ng... Yan daw po ay si Rosie. Nga pala ang pangalan. Sabi ng aking anak, ang pangalan daw niyan ay Rosie. Dalawa silang nagpangalan niyan. Si Kuya Dudes niya, tsaka siya, Rosie daw. O, diba? Ganda-ganda niyan. Tuklog sila. Pinagluto ko siya kahapon ng gulay. Kaya lang, maarte pa rin siya. Pag nakatatlong kain na siya ng ganun, ayaw na niya. Tsaka yun, binilhan ko ng masarap-sarap na dog food. Iwan ko kung magtatagal, kung hindi niya nasasawaan. Malakas naman po siyang kumain ngayon compared nung siya'y buntis na minsan kailangan mo pampiliting kumain. Ngayon ay hindi. Malakas siyang kumain. Nilagyan ko sila ng higaan sa baba. Sa baba nitong kama namin. Kaya lang, ayaw niyong humiga doon. Ayaw niya doon magpadede. Ayaw niyong tabihan yung baby niya doon sa baba. Siguro feeling niya hindi safe yung higaan dun sa baba kasi katapat ng pinto. Pag dito nga naman sa kama, tahimik. Walang makakakita. Ayan. Para malambot-lambot yung higaan niya, nilagyan ko ng maraming basahan. Marami ding labahan ng mama. Ay naman, tulog na tulog. 3 days na po siya ngayon. Bali, 22 nung Sabado ng 4:14 ng hapon, inianak si Rosie. Malakas po siyang dumede. Kanina sobrang tigas ng tiyan niya. Kasi magdamag siyang dumedede. Katabi ko rin siya kagabi. Dito. Para din akong may maliit na bata. Yun lang.
Pag ang the guards ay pang-araw na, wala nang higaan ng magmami. Kasi, kaya po kami ikasya pa dito sa kama, ay si the guards Russell ay panggabi pa. Eh, tulog siya ngayon. O, diba? Sumabay sa tulog ng mga mami. Tulog ngayon si the guards. Kasi panggabi. Ayan. Oh, naku, ang ilong. Tulog na. Hindi ko po alam kung anong kulay ng ilong ni Rosie. Hindi pa kasi makita eh. Pero white. White na white yung ilong niya. Pink na pink. Hindi ko alam. Mga sa banda-banda rin eh, makikita natin yan. Ayan, tulog. Tulog na tulog. Update ko po ulit kayo tomorrow sa mga happenings. Sana lumaki si Rosie na healthy at playful. Ngayon naman po eh, masiglang masigla siya. Talagang uli ng uli. Kaya dito ko nilagay sa planggana at baka po kung saan mapasuksok. Eh, maipit. Kawawa naman. Kaya dito lang siya. Bye! Tomorrow ulit!